Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video is nandito tayo sa Barangay Palagawan, Silang Cavite. And dito sa likod ko is meron tayong available na property which is last 11 lots and meron po siyang minimum cut ng 300 square meter. And siya guys, actually maganda yung property kasi ito siya, developed na siya. So gagawin nalang dito ng guardhouse. Yan. And then dito is lalagyan din ng ating concrete roads. Yan, malapad siya. Along Barangay Road yung ating property. Ayan. So, pag search nyo sa Google Map, yung Barangay Palagawan, Barangay Hall is dyan lang po siya, katabi niya lang yon. So, andin na yung katabi na tong property na to. And, palabas po dyan, pag dinaretso natin, is around 10 to 12 minutes is going to Aguinaldo Highway. So, papakita ko sa end of the video, yung video natin from this property going sa highway. And to Tagaytay is around 12 to 15 minutes naman po siya, sa may Starbucks Tagaytay. Ayan. So, here, lakad tayo, ituturo ko yung mga available lots natin, no? So, alright, let's go. And, kaya maganda rin yung place na to guys for retirement investment or for your rest house kasi malamig po yung weather dito. Ang above sea level po na itong Barangay Palagawan, Silang Cavite is around 480 meters above sea level, kaya malamig. Sa Tagaytay is around 550 meters above sea level. Yeah. So, panoorin nyo sa end of the video yung video natin from the property going to Aguinaldo Highway para makita nyo yung kanyang accessibility. Pero may mga tricycle na dumadaan dito. But yun, kung gusto nyo siya i-search yung exact location, search nyo lang Barangay Palagawan Hall. Barangay Palagawan Hall, katabi lang siya nito. Doon lang siya sa may doon. Sa may tindahan doon malapit. Alright. So, tara, lakad tayo para turo ko sa inyo yung mga available lots natin. Alright. So, ito yung concrete road. With drainage yan. No? And this one guys is any house design po siya. And then, pwede kayo magpagawa sa contractor sa labas. So, perfect na perfect if you are looking for your dream house with you and your family. If you are an OFW or you are, alam mo yun, naghahanap ka ng retirement lot na malamig yung area. And, sabi naglalakad tayo guys, eh, maganda nito is paliparan muna natin siya ng aerial shot para makita nyo kung ano ba yung vibes or yung environment sa palibot na itong property natin. So, papakita natin yung ating drone shot. So, makikita nyo rito, in 3, 2, 1, ito po siya. So yun guys, nakita nyo naman yung ating drone shot, di ba? Napakaganda. And makita mo, overlooking siya actually. Ano to eh, to Tagaytay is around 12 to 15 minutes. So yung weather dito, same na same yung vibes. Eh. Ewan ko lang kung rinig tayo, pero mahangin kasi ngayon eh, no? Lalo guys, pag mga 6 PM above, is naghahamog din po dito. So tara, ilakad ko kayo doon sa may available natin ng mga lots. Yan. So yan, yung, di ba yun yung barangay, barangay road? So andito yung mga available lots. Tara. So, meron tayo doon na dalawang lot, 300 square meter, no? So, lakaran siguro natin yon. Pero unahin nyo muna natin yung mga nandito. So, tara, lakad tayo dito. And, ano ba yung sample pala ng ano natin, ng itsura na itong project? Yung mga tapos na, tapos may mga nakatira na, and nagpagawa na sila ng any house design nila. So, papakita ko sa inyo yung drone shot nung property natin na tapos na. Yung mga nakatira na. At katabi niya lang din yung mga property na yun dito sa Silang Cavite. So I will show you yung mga project natin na yan. Here on 3, 2, 1, ito po yung mga finish natin ng mga project. Thanks.
So alright guys, so galing tayo dun sa may gagawin na guardhouse. So dito yung first natin available na 2 lots. Ayan. So ito siya guys, ito yung isa 300 square meter, ayan siya. So kapag turn over yan sa inyo is i-clear out pa po yan. And lalagyan din dito ng pathway. Ayan. So yung drainage na to is tapos na. So tara, turo ko sa inyo. Ito. So ayan. So lahat ng property natin here is meron siyang underwater drainage. Ayan, makikita nyo yan dito. So may ensure natin na hindi po babahain yung area. And sa taas po ng above sea level na itong property is kahit pumunta po kayo dito sa may locals, hindi po nagbabaha dito sa may Silang Cavite, Barangay Paligawan. So yeah, that's one thing. So ayan, ito yung ating 300 square meter. So malaki yan guys. Pwede natin ipa-request yung lot plan. Ayan, yung lot dimensions of this one. Ayan. So ito yung 300 na isa. Then 1 meter here. Ayan, dito gagawin yung pathway. Ayan. Then there will also be lines for electricity and water. Ayan, dito. And yung dulo, ayan, may perimeter fence din siya for the security of our property. Ayan siya yung perimeter fence. Ayan. And one way in, one way out po. Alright. So katabi niya, nung 300 square meter na yan, hanggang doon pa yan guys, so sa may dulo. Makita niyo yung perimeter fence. So hanggang doon siya. Meron din siyang katabi pa dito na 300 square meter, which is here. Ayan. So ito siya. Ayan. So kapag nabili nyo siya, pwede nyo siya ipamuhon. Ayan, papamuhon na siya. So pwede nyo pa clear out yan. So ito yung isa pang 300 square meter. Ayan. So again, ito siya. Actually maganda, no? Malapad siya. Malapad. Then we also have here one lot. Turo ko sa inyo. Katabi naman siya nung ating gagawin na parks and playground and amenities. Tsaka yung multi-purpose hall. So turo ko sa inyo yung 300 square meter niya. Ayan guys, so yun yung mga drainage natin. Diba? Ganda. So ano pala dito guys, sa Barangay Paligawan, if you will search on Google, andito yung mga sikat na mga resort dito sa Silang. And marami ditong mga, yung mga for Airbnb. Yan, parang yung mga, meron kasi dito ng mga resort na may mga swimming pool, may mga training center for mga seafarer, mga seaman. Tapos meron din dito ng mga for Airbnb, tsaka sa Agoda, yung mga pwede ka mag-staycation. Kasi yung weather dito is relaxing. Yeah. So if you are looking for a property na, alam mo yun, you are from the city. Example, you are from BGC Taguig, Manila, Pasig, Marikina. So napaka-crowded and you decided to invest on a property here. Alam mo yun, you have your peace of mind since this is actually a pre-selling one. So affordable po yung price natin. And yung ating titling is aasikasuhin din po siya lahat doon na sa may pangalan nung buyer. Ayan. So aasikasuhin din po siya. So ito po yung ating isa pang 300 square meter. Okay. So ito po siya. Alright. So it's around here. Ayan. So it's around here. Alright. Hanggang dyan sa may dulo. Alright. I-clear out yan lahat. Up to this one. Up to here. Alright. So, hanggang dito, guys. Ayan, hanggang dito sa may stick. May stick dito na pula. So, hanggang dito siya. Ayan. So, yeah. Actually, malaki yung frontage niya. Then, diretso pa yan dyan. And then, i-clear out pa yan. Dito, guys. Ayan. Ito yung stick from there. Tapos, i-clear din siya. And then, ile-level pa po yung lupa dito. And, ang good thing here is katabi nyo po yung gagawin na amenities, which is yung parks and playground. We have multi-purpose hall. Yan. So, example, sa future, you have your debut. Meron kayong, bawa may event. Is pwede kayo sa multi-purpose hall magganap ng mga event nyo. Mga debut, ganyan, birthday, or what. Yan. Yan yung kagandahan, guys. Kasi, yun, pwede kayong ano sa future, may mga event. Then, meron pa yan dito na 1 meter pathway. Ayan. So, lalagyan pa yan ng pathway. And, ang kagandahan yan, guys, diba yan yung gagawin na parks and playground, amenities. So, dito, from this one, yan, kapag lalagyan dyan ng muhon up to this one, up to here, yan. Tapos, diretso yan guys, hanggang dyan sa may dulo. Level din yan. So, yan, diretso. So, hanggang dito yan sa may dulo. Yan. So, lalagyan pa yan ng perimeter fence dyan sa dulo. Dun, no? Yan, perimeter fence dyan sa may dulo. Malayo pa guys, kaso medyo madamo. So, around here, alam mo dyan. So, 300 square meter siya. Yan. And katabi niya,
yung Parks and Playground. Then, meron pa dito isa pa. Yeah. And, ile-level pa yan, guys, yung ating lupa dito. Yeah. Alright. Then, we also have here available lot. Andito, guys. 300 square meter din. Turo ko sa inyo. So, diba, ito yung concrete road natin. Dito yung corner lot. So, andito siya sa gitna. Pahaba. Pahaba siya, guys. So, tara. Alright. So, it's here. Yeah. Dito. So, ito pala, guys, is a maintenance pa yan kasi lalagyan pa yan ng yung ating sidewalk. Yeah. So, ito. Ito siya. So, 300 square meter dito. And ang maganda dito sa property, dito sa 300 na to, concrete road here. Sa kabila is concrete road siya. So, tagusan siya. Yeah. So, from there up to here. Yeah. So, hanggang dito. So, mga 10 meters yung frontage niya by 30. And so, hanggang dito. Mga dito. Around here. Yeah. Tapos, pahaba siya. Hanggang doon sa dulo. Alright? So, yan yung available natin. Then, ituro ko naman kayo doon sa may kabila. Alam niyo maganda dito sa future, pagka may house na kayo dito, tapos, alam mo yun, you're relaxing here, is pwede mo siya ipa-Airbnb sa future, no? Bawa, nilagyan mo siya ng house mo, kahit small lang, any house design naman siya, lagyan mo siya ng pool, pwede mo siya pa-Airbnb sa future, diba? Kung di ka naman lagi napunta dito sa location. Ano yung maganda kasi dito, you have LTE signal, tapos, malapit din siya sa Tagaytay, sa mall, sa Hacienda Mall, malapit lang din, mga 15 minutes. Tapos, going to expressway, to Calax is very near lang din. So, around, siguro going to Calax, let's say, mga 20 minutes. You're on Calax to Xlex to Manila, Skyway. So, very accessible. So, sa dulo niyan, guys, yun o, yung kiniklear na yan, dun gagawin yung perimeter. May available tayo dito na 300 square meter. So, it's around, yeah, it's around here. Yeah, dito. And so, dito siya, guys. Yan. Ito. Yan siya. So, ito yung ating sapang 300 square meter. So, yung dulo niya, yan, yung kinlear na yan. So, dyan lang kayo. Lalakaran ko nila para relax lang kayo dyan. So, hanggang dito yun sa dulo, guys. Up to here. Very big, di ba? Malaki na. Hanggang dito. Yan. Tapos, pahaba. Paganyan siya. Yan. So, around here. Tapos, derecho. So, malaki siya, guys, no? Yan, no? Tapos, ang lupa dito sa silang, guys, mataba. So, kung plantito o plantita ka, is perfect na perfect sa'yo. Kasi, pwede ka magtanim dito, no? Tapos lagyan mo maliit na house. Relax talaga. Perfect siya pang retirement with the good weather vibes and very accessible. Yeah. Tapos, so yan yung isa pang 300 square meter na. Kaya pawisan na tayo. Maganda rin tong, actually alam mo maganda dito. Kung you are magre-retire ka, tapos you have your property here, pwede ka dito sa umaga or hapon. Dito ka mag-jogging-jogging ka dito sa property kasi magkakaroon din siya ng guardhouse, so secured yung place. You know, jogging ka dyan, ikot-ikot ka dyan, no? So parang healthy life ka talaga. Tsaka malapit lang to sa ano, tawag nito, sa mga bilihan ng mga isda, chicken, ano pa mga kailangan natin, tubig, gas, gasolian. So yung isa pa nating available, ito maganda kasi end lot siya. Ano meaning ng end lot? Ikaw yung nasa dulo. Actually, may available. Guys, so, ito yung isa pang corner lot. To. Malaki, no? Tapos, ang lupa, tinan nyo naman. Ang taba. No? So, yan. Paikot yan dyan. 300 square meter corner lot. Yan. Gustos. Napakaganda, guys. Ito yung isa pang 300 square meter natin. Ito siya. Ayan. So, ito, guys. Maganda sa kanya kasi ikaw na yung dulo. Baga dito kasi end na to. So, sa future, pwede mo to paradahan ng sasakyan mo. Then may 300 square meter ka pa dyan. Yan o, dito. Ito na yung dulo. So, dito kasi, gagawa niya ng perimeter fence. Ayan. So, dito, pwedeng, kasi pag dulo ka na, is meron pa yung allowance na lot. Then, ito, yan, pwede mo siya tanim-taniman dito. So, actually maganda.
And then yun dyan is ili-level pa, ayusin pa po yan. And then lalagyan din ng perimeter fence dun sa likod. So actually very good siya. And if you want yung peace of mind, maganda rin tong property na to, end lot. Tapos, yung sa baba niya, kung makikita nyo, medyo siya pababa, pero aayusin pa po yan, lalagyan niya ng riffrap for the safety ng ating property. Ayan, so okay. So, ayan yung end lot ha, ayan ha, so dulo yan, so maganda din, no? Alright, so pasyal ko pa kayo sa iba naman natin ng mga lot. 300 square meter, so nakita nyo sa may dulo, may perimeter fence yan. Alright, so maganda dito, eto ang lapit lang sa guardhouse, ayun na yung barangay road, di ba? So, mamaya, lalakaran natin siya. So, ito. 300 square meter. So, ano siya? Around, so, ganyan siya. Dito magsisimula yan. 1 meter, then diretso doon, then pahaba. So, malaki siya actually. No? So, yan. Tara, no? Yan. Hanggang dito yan, guys. Hanggang, yan, no? Actually, ang taba ng lupa dito, guys. Makita nyo, ang daming mga saging. So, ewan ko kung ano mga paborito nyong halaman. Pwede kayo magtanim dito, no? Malamig kasi. So, hanggang dito yan, guys, oh. Hanggang here. Yan, diretso dyan. So, ito siya. 300 square meter. So, actually, maganda, no? Kung ako, meron ako naisip actually na house on my mind. Maliit lang naman, hindi naman ganong kalakihan. Parang ano siya, rest house, no? So, kasi dito maganda is pwede kayo magpagawa sa contractor sa labas. No? So, then, doon lang tayo, pasyal lang natin. Last two lots na lang. So, ito na lang. Para. So, ito. 300 square meter. And this one, magkatabi sila, 300 square meter. Yan. So, ang maganda dyan, dito siya magsisimula ng hati, dito yan. And dyan gagawa ng muhon, diretso doon. Then, naka-perimeter fence. Ayan, makikita nyo naman. Ay, yung isang 300 square meter, is nandyan sa kabila. But, for me, I think, mas maganda yung isa dito. Ito ah, for me lang ah. Ito. So, ito siya. Hanggang dito yan. Hanggang dito. Round... here. Yan. Diretso dyan. Yan o. Nandito. Tapos diretso pa ganun. So, sa future, pwede ka rin dito maglagay ng ano eh, no? Parang pang Airbnb mo na parang may pool, ganyan. Then, malapit sa Tagaytay. So, actually, approved na approved. And, from this one, balik na tayo sa guardhouse. O, tara. Balik na tayo sa guardhouse. Kita nyo naman yung vibes ng ano natin, oh, ng property, di ba? Napakaganda. Lamig. Alright. So, yun na. Dito na tayo sa may entrance ulit. Alright. So, balik na lang tayo dito para makita nyo yung nilakaran natin. So, yun yung mga available natin na lots. Alright. Alright, so yan, nakabalik na tayo dito sa ating guardhouse. Yan. And dito na ulit yung perimeter fence natin. Ayan. So, that's our property tour for today. So, nakapag-workout tayo ng walking. Siguro nakaburn tayo ng ilang calories. So, yan. Pero actually, cool weather, no? And ngayon is, yan, kita nyo, 5:40 na. 5:40. And yan, nagsisimula na lumamig po dito sa property. Ayan. So maraming salamat sa panonood, guys, if nandito ka pa sa dulo. And ipapanood na lang natin yung ating video from this property going to the highway. So yun, guys, maraming salamat sa panonood. And if you are interested with this one, nandiyan yung Viber and WhatsApp ko sa may ating gilid. Ayan, message mo lang ako. So limited lots na lang po siya. And yun, maraming salamat. And if you are abroad, yan, so I hope you are having a great time. Siguro, pauwi ka na rin dito. And you are interested here, so message mo lang ako if you are interested. So yun, guys, maraming salamat sa panonood. So isa-swipe ko na to, and I will pop up the video of this one to the highway. Babush!